material natin ito. Tyro box, plastic bedding, tyro cup, tin can, pambutas. Space na to. Yan. Diyan ko ilalagay yung mga hydroponics. So, tulungan nyo ako. Tulungan nyo akong mag-ayos dito. So, ready? Meanwhile, a few moments later. Dahil lumulan, siguro hintayin na muna natin tumila kasi hindi ako makakapagtrabaho dito. Tutulo dyan, mababasa tayo. Yan guys, huminto na. Six hours later. So guys, ito na yung naisip kong paraan kung paano mag-stock ng hollow blocks. So yan, steady na siya, hindi na siya maalog. Kanina nakahanap ako isang spider. Gagawa pa tayo ng tatlong ganyan. Tatlo? Kala ko yung dalawa. So Kuya Sak, gawin pa natin uli. Yung gloves, nakita na yun. Wait. Let's go dyan. Yan nila. So, yung tubular na hawak pa nila ay ito.
Magsiserve yan as patungan dun sa mga styro boxes. Sample mo. Yan. Yan po ang magsisilbing patungan. Guys, nag-iba yung plan ko. So, hindi ko na siya pinasok sa loob ng butas. So, inilalagay ko nang siya sa taas. Yung tubular. Yan. And then, kanina, 2 lang yung kasha. Ngayon, 3 styro box na yung pwede. So, makakapagdagdag pa tayo ng 3 doon. Yan. Okay na. So, bukas guys, may bibisita sa atin dito. Si Mr. Arnold. At mag-hands-on siya. Mag-hands-on siya sa hydroponics at tuturuan niya kami kung paano mag-set up ng first hydroponics namin kasama yung co-parent ko. And thank you guys for watching. See you tomorrow. Bye. Don't forget to like and subscribe. The next day. Hello guys! Good morning! It's September 21 and ito na yung araw na isi-set up natin yung hydroponics. So habang wala pa si Sir Arnold na tutulong sa atin para mag-set up, papagita ko sa inyo yung ginawa natin kahapon. Yan, tapos na. So, ilang box yung na-accommodate? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 styro boxes. Yan. So, yan ang magiging hydroponics garden natin. And meron pa 2 dito. So, ito yung pinagbutas natin sa mga styro box. Ito yung evaporated can, milk can. Yan. Kasha dito yung 8 ounce na styro cups. So guys, ito yung styro cups na binutas ko kagabi. Ayan siya. So body 6 na butas ang gagawin using knife. So, ipapakita ko sa inyo later. Yan. Sakto siya. So, lapat na lapat siya. So, ang dapat nating bilhin sa cups is yung merong ganito, yung head niya. Kasi, para hindi mahulog. So, sakto siya. Yan. Lapat yan. Material natin ito, styro box, plastic bedding,
tayo, Pap. Tingkan, pambutas. Pag binutasan nyo ito, nasa level portion ng ating lamesa. Para pag binutasan nyo, Lele Moren, para pag binutasan nyo, diretsya, ikot nyo lang, press nyo, tapos ikot nyo lang ganun. Presto, tapos na nun. Ha? Pumubutas na. Then, pumubutas na. Optional, gusto nyo ng 12, 8, 6, 10, 11, 15, depende siya, gusto nyo, ano, kanya, optional siya. Ngayon, yung plastic beddings, lagay nyo rito, tapos i-press nyo ng ganun, para mag-level siya. Ang purpose ng plastic bedding is to prevent spilling of water, yung ating tubig sa ilalim. Ngayon, para mapagaan ang trabaho, pag naka-plak na siya rito sa loob, yung takip niya, itakip nyo ng ganun. Pag nakatakip na siya, hindi na siya gagalaw. No? Tapos, ipold nyo ang inyong plastic para malinis pag nag-tape kayo. Tapos, kailangan nyo yung packing tape. Kasama ko yung anak ko, si Joren. Nagle-lecture nga siya sa school. With regards to hydroponics. Sa umpisa lang, pero pag nakagaanan nyo ito, para kayo naglalaro ng piko. Kaya magtipid dahil umpisa lang ang trabaho. Umpisa lang ang gastos sa susunod, hindi na kayo gagawa ito kasi forever na ito. Forever na itong gamit na ito, magiging hindi lang maging forever pag merong human intervention, destruction. Ha? Pero kung walang maninira nito, hindi ito masisira. Tapos, pansinin nyo may mga butas sa gilid ang styro box. Kailangan din natin iselyo ito to prevent evaporation. Kasi pagpasok ng sinag ng araw dito, may evaporate yung pwede niyang sipsipin yung nando sa loob. Gunting para pantay. Gunting.
ganyan ang pagpaprepare natin ng box, ganyan kabilis, ganyan kadali. Ayun. So ready na ang box natin. No? So meron na tayong ready na box. No? Yung gamit nyo, pag sinara nyo ito ng diretso, mahirapan na naman kayo maghanap ng dulo. So, dapat ipod nyo ito sa dulo. Di ba, aling masira yung konting, ano pa, para mabilis lang kayo sa susunod. Yeah. Sa susunod, gagawin nyo na sa dulo, pwede na. No? Okay. Ang ating styro cup, maraming tayong magagamit na bagay para pambutas dito. Pwedeng anim na butas pagdaanan ng uga. Pwedeng talim na lagare. Assume yan. Itong kutsilyong matalim. Basta nakita nyo, equally divided na yung mga dadaanan ng uga. Okay na yan. No? Kita nyo, basta siya. Yun ang preparation natin. Ngayon, ito na siya. Assuming, ito yung isang option. Ang bilang ng isang styro box, parang sinukat ito eh. 10 liters ang laman nito. No? 10 liters ang laman nito. Ngayon, pag nagtitipid ka, nagmetang ating bugbus. Pag nagtitipid ka, ang ating okay, alin mo na yan, kanya. Ang ating magiging option is hindi siya nakaganon. Nakabaligtad siyang ganyan. Bali, medyo malalim ng konti, tipid sa nutrient, tipid sa tubig. Ang magiging laman ng tubig is 6 point something lang. So, bali, makakagawa ka na sa dalawang sangkapan, makakagawa ka ng tatlo. No? Meron kang additional na 0.5 kagad, kalahati halos. No? So, at ang kahigyan na nakaganito, kasi pag after mga 8 to 10 days, yung halaman, sinisip-sip niya yung nutrient pataas eh. Tubig, kasama yung tubig. Kaya lumalaki yung halaman. Makikita nyo, mababawasan yung level ng tubig. Kasi dapat ang level ng tubig hanggang nandito lang sa mismong butas ng ano, ng styro cup. Ngayon, pag hindi na niya inaabot yan, kailangan kunin mo uli yung level. So, ang kahigyan na nakaganyan, pag nagdagdag ka, gaganunin mo lang yan. Buhos. Wala nang nutrient yun. Tubig lang ang dadagdag mo, no? So, sa preparation nyo sa nutrient, tatlong beses kayong mag-harvest sa isang preparation. Tubig lang lagi dinadagdag. 4-3 harvest yun. No? So, matipid. Ngayon, medyo nagko-comer siya. Kasi malakas ka. Laging malakas ng malakas, eh, huwag na rin kayo magtipid sa nutrient. Pero, mapiprepare naman yung tree harvest talaga, no? Kayang-kaya, no? So, kung ito ang approach na gagamitin nyo, makakatatlo kayo. Sa isang, kung sa snap solution, yung A and B, nakagawa kayo around 30 bucks.
kung ganitong approach. Ganun din sa granule, sa nutrient, 30 max din. Pero pag nakaganyan yan, 20 lang, 20 bucks lang magagawa mo. Kasi nga, 10 liters yung laman sa loob. So, ang piniprepare ko is ganito. Kasi una-una, sayang yung panahon, sayang yung espasyo sa ilalim, no? Sipin nyo, 24 days harvest ka, 25 days ka muna, ha? Kung nakaganon siya, 20 bucks lang. Whereas kung nakaganito siya, 25 days may 30 bucks ka. Mm. Di ba? Sayang. So, kung meron kang sariling ganito sa loob ng iyong bakuran, consider dalawa o tatlo ang option mong papasukan. Number one, self-sustaining ka. May sarili kang pagkain na alam mo na ikaw ang nagtanim. Pangalawa, with that regard, hindi ka na makakadagdag sa traffic, pupunta ng palengke. Makakatibig ka na rin sa pamasahe dahil hindi ka na pupunta ng palengke with regards dahil sa mga self-sustaining mo sa paghahalaman. Pangatlo, hindi ka na rin makakadagdag sa maraming tao sa palengke. Meron ka pang oras sa pamilya mo. Nandun ka na sa loob ng pamamahay mo, yung gusto mo meron. No? Pwede kang mag-integrated cropping, no? Hindi lang lettuce, pwede kang basil, pwede kang talong, ha? Pwede ka rin milon, fruit bearing, pwede ka, no? So, ang kailangan mo lang naman dito, lalagyan mo ito, it's either any medium para hawakan lang yung halaman. Assuming, kahit pumulot ka lang ng anong man medium dyan, lagay mo dyan. Tapos, meron kang seedlings. Lagay mo yung seedlings dito. Dyan. Meron kang stick. Kahit na anong stick. Walis ting-ting na stick, barbecue stick. I-guide mo lang yung roots papunta dun sa loob. Pagtayo ng halaman, presto, yan na, tatayo na yan. Pag iyan, nakasipsip na ng nutrient, tayong-tayo yan. No? So guys, ang gagawin natin ngayon is lalagyan na natin ng mga soil ito and then lalagay na natin yung mga seedlings. So guys, yung soil na nakikita nyo ngayon is yung gagamitin natin sa hydroponics. So ang ilalagay natin dito sa baso is hanggang dito lang. So this is 8 ounce styro cup. So dito lang siya. So, ang mixture ng soil na to is ordinary soil and then nilagyan ko siya ng organic fertilizer. So, guys, tara. So, guys, start na natin and ang gagamitin ko is cotton buds. Ito yung mga seedlings. So, kukuha tayong isa. Yan. Ayan yung roots niya. Then, ipupush lang natin siya. And siya nang bahalang maghanap ng way niya para lumabas dun sa mga butas na ginawa natin. So, eto na.
So, dumaan si Sir Arnold dito at hindi na niya ma-hands-on yung paglalagay ng water. So, tayo na lang yung gagawa. So, tara, samahan niyo ako. Explain namin kung ilang liters of water ang gagamitin dito. So, ang isang pakete nito, naglalaman ng 5 sachet. So, in 20 liters of water, one at a time, nilalagyan ng 1 sachet. So, naglalaman ito ng 5 sachet. Yung 3 dito in powder form. Tapos, yung 2 sa mga sachet ay parang pamintang buo. So, kailangan durugin muna sa bote and i-shake muna. So, tara. So, guys, mag-start na tayong mag-mix ng solution. So, ano ang kailangan natin? Pichel and timba. So, yung pichel namin is merong nakasulat dito. 1 liter and 3 liters. So, para mas mabilis, yung 3 liters yung gagamitin ko. So. Meanwhile. So, guys, hindi ko na pala kailangan gumamit ng pichel kasi late ko na nakita. Ayun. Meron siyang nakasulat. 20 liters. 20 liters. Yan. Mas mabilis. May mga timba kasing may nakasulat na. Sukat. So, hintayin lang natin umabot dun sa 20 liters. Buka! Go! So, buhat natin kung tagpay. Yan lang pa. Yeah? Medyo tabingi kasi yung sahig kaya. Kita ko. Yan. Okay na. Yan. So, ito na. Tana. Limang piraso ito. Bawal yung bata. So, guys, 5 sachet ito and nilalagay ito one at a time. Green. And hintayin muna natin matunaw. So, habang hinihintay nating matunaw, Mama! Hindi ka pwede. Bawal yung bata. So, ilalagay natin dito. Babanlawan lang. Ikaw na mag-shake. Ito mag-shake. Shake? Oo. Yay! So, ilalagay natin. Mama, okay shake? Please shake. Wait lang, huwag maghawak. Sabi ko, diba? Mamaya na mag-shake. Kailangan natin kumuha ng tubig dito. Wow! So, kumuha natin ng tubig. Mama, kasi, please wait. Mama, shake ka. Sige. Shake. So, ganyan yung kulay niya. Check mo na. Oh. May balbas ka. Oh. Anong pinain mo? Yeah. Anong pinain mo? Ba't may balbas ka? Egg. Oreo? Ayaw. Patignan ko na. Tunaw na. So, guys, ayun. Tunaw na. Pakita mo sa kanila. Tunaw na. Tunaw na. Okay na. Ako mo. Nag-aaway tayo eh. Yan. Ew. Huwag hahawak dito. Papa. And next. Ito ulit. Mama, papa. Mama, shake ko ka. Please.
Yay. Yan. Yan. Kalahating butas na lang para hindi nahirap. Siyempre, after maghawak, wash your hands later, ah. Tignan naman. Okay. Ibalbas ka. Shake ka. So, habang sinashake ni Piggy, lalagay natin itong powder form. One by one. One at a time. Dabon na! Ayan. And, ito pa. So, yung mga taga Malacat, pwede niya akong i-message or comment down para sasabihin ko sa inyo kung saan ko binili to. So, shake natin para ma-dissolve ng mabuti and maghalo. Buna! Okay, lagyan na natin. So, ito naman is white. Sabi ko, huwag mag-touch eh. So, guys, okay na yung water natin. And next is, ilalagay na natin sa mga containers. So, guys, start na natin lagyan ng water. So, makikita natin, pag nilagyan natin dito sa butas, I will use this. And makikita mo naman na biglang mag-a-absorb yung soil ng water. Dito na muna. Taas ka na kasi medyo... So, hindi pa abot. And then... Isa pa ulit. Miggy, yes, dyan. Wow! Na-amazing bata. I think mga tatlong ganito. Pwede na. Miggy, wait. Wow, oh my. Oops, di pa rin. Isa pa. So, pang-apat na to. Apat. So, andun na siya sa ilalim ng cup. Pero, dapat medyo lubog din. And, ito. Pang-lima. Try na muna natin yung lima. And lalagyan ko pa yung dalawa. Wait. Ay. Bakit yung dalawa?
ito. Mama, tanks na ito. Tanks na. So, makikita mo naman kung nabasa na siya. Yan. May water na. So, i-push lang natin ng mabuti para nakalock siya. Kasi bawal malagyan ng butas kasi mag-evaporate yung water. Kaya, yun yung reason kung bakit namin tinakpan ng tape. And lastly, ito naman. So, siguro guys, yung 20 liters is makakagawa ka ng tatlong box. Lastly, ito na. So, ilalagay ko na lahat. Yan. Oops. So, yan. Papakita ko sa inyo. Ganyan siya. Oops. Water. Ayan. Ayan siya, oh. Kita nyo, guys. Ayan yung styro cup. Nakapabad na siya. So, guys, natapos ko na lahat ng setup. Ito na. Ayan, mint. Basil. At mga lettuce.
continue ka na to, and hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo, and God bless. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye.